Hello guys, kumusta? So magandang araw sa inyo. So may concern nga pala ako about sa KRY natin. Nung pinalitan ko kasi ng tension wire ito, itong sa spark plug natin, no? Pag mainit na yung makina, sobrang lambot, parang rubber band. No? So ang nangyayari, malakas yung takbo ko, mabilis, biglang namamatay yung motor. And then pag ginakadyot ko, maandar siya ulit. Kaso lang nagsimula ito nung kinabit ko ito, itong split fire na to. No, so mahinang klaseng tension wire siya kasi pag mainit, lumalambot siya, hindi katulad nung original na ganun pa rin matigas. So ibabalik ko siya sa dati, guys. Kasi nagkakaproblema ako dito. No, hindi naman ganito, bagong-bago yung carb ko. Pero imposible na sa carb kasi maganda naman yung hatak niya. Kaso lang bigla lang talagang namamatay yung motor. So tatanggalin ko ito ulit, ibabalik ko. So pero sure talaga ako, guys, na ito yung problema. Sure talaga ako. So ngayon, ibabalik ko yung dati. Kakabit ko yung dati kasi nasunog yun. Pero gagawaan ko lang ng paraan na maayos pagkakabit. So ito, guys, babaklasin natin. So ayan na, guys, no? Tinanggal natin. Baka magtaka kayo na bakit ganun yung nangyari. No, tinanggal natin lahat. Halos kasi nandito sa ilalim ng tangke, guys, yung ano, dugtungan. So gagamitin pa rin natin tong dugtong na to. Pero ito wala na, tatanggalin na to. Ito yung original kasi. So magandang klaseng tension wire niya, matigas. Ito wala, sobrang lambot. So ito lang yung gagamitin natin, yung connector. So yan, guys, tatanggalin natin so, para makita ninyo. So ito, guys, no, tatanggalin natin. Yan. Tanggalin natin yung mga pinabit natin na split fire. Yan. Ito lang yung tatanggalin natin, guys, no. So ito. Yan yung wire niya sa loob. Parang hindi ko nga makita yung mga wiring niya, eh. Yung saan napunta yung wire. So tatanggalin natin to, guys. Hindi na natin to gagamitin. Ngayon, ibabalik natin yung dating wire. Kaso nga lang, guys, so nasunog dito. Pero palagay ko okay pa naman. Pwede pa naman siya. No, pero pwede pa. Kahit pala puputulin. So okay lang. Ito yung ibabalik natin. Yung luma niya na tension wire. Mas maganda yung luma. Tigas yung luma kaysa sa pinalit nating bago, no? Ito yung pinagdududahan ko na bigla na lang namamatay yung motor natin habang mabilis yung takbo natin. Mas masyadong delikado. Kasi kung bumigay na yung piston saka yung piston ring niya, dapat may kumakalansing na sa loob. Kaso wala namang kumakalansing, so ibig sabihin maayos yung ano natin, piston ring natin. So ayan,
Masyur dito kung sino ano eh. Nasunog siya eh. Ano? Gamit natin ulit. Kasi may binili ako guys. Ito maliit. Diferensya pa rin siya oh. Sa original na ano. Sa original na tension wire natin. So, yan. Sobrang liit. So, nabili ko doon sa ano kanina. Yung original na tension wire natin. Sorry guys. Yung original na tension wire na motor natin. So, kung puputuli natin dito, naabot pa rin siya. Puputulin na lang dito guys. Mas maganda yung sigurado. So, maganda kong sigurado. Kasi mahirap na. Oh, mabilis yung takbo mo. Bigla naman. Bigla naman namamatay. Mahirap na may nakasunod sa likod natin. Hindi natin alam. Bubundulin na lang tayo dito. Eh, yun pala. Nawala yung kuryente. Gumastos pa ako kanina guys, no? Almost 55 pesos yung ginastos ko para lang makabili ako ng panibagong tension wire. Kaso lang maliit, so, hindi ko pa rin nagamit, so wala akong choice kundi ibabalik ko yung dating tension wire ng KRY200 natin. Medyo maiksi na to. Nabawasan na natin. Nabawasan na natin guys dahil kailangan. So yan o. Gumastos ako kanina ng 55 pesos. Bumili ako ng tension wire. Kaso hindi ko rin nagamit. Hindi ko rin siya nagamit. Magagamit ko pa rin yung bago, hindi pala kasi maliit. So ito yung dati, sabit pa rin natin siya yung dati. Duda ako doon sa ano natin guys eh. Sa pinabit natin split fire. Try natin.
siya namamatay. Yung dinabit natin, namamatay siya. Wala nang gasolina guys, bus na. Wala nang gasolina. So yan. Ayusin natin siya, ikabit natin siya na maayos. Yan. Sa natin siya kasi nakamatulad nung nakaraan na nalusaw siya. So delikado guys no, mabilis yung takbo natin, bigla na lang namamatay yung motor. Pero yung sa original niya sa awa ng Diyos, okay pa naman. Kaso lang, nung kinabit ko na yung split fire ito, ang lambot, bigla na lang namamatay yung motor. Yan guys, no, ito na yung original niya. So, pero ginamit pa rin natin yung sa split fire na connection kasi short na yung natin tension wire. So ibabalik natin ulit yung tangke natin. Okay na yan. So yan guys, tapos na. Oh. Kabit na natin lahat. Dito na. Try natin ulit paanda rin.
So, yan guys, yung tunog ng motor natin. So, nakabit na natin ng maayos yung dating tension wire niya. So, dito guys, malayo yan, no? Pag mainit, siya buti ng init. So, medyo maiksi na lang yung tension wire natin. Palagay ko hindi na malulusaw yan guys. So, nung nakaraan nakadikit pala dito kaya hindi ko napansin kinalusaw siya habang nag-ayos ako ng carburetor. Pero ngayon guys, parang okay na yan. Kaya salamat. Sana may natutunan na naman tayo.